Kalinchan ni Mendoza, grade student. Halika, talakayin natin ang ating komunidad. Handa na ba ka? Bilang isang mamamayan, ako at ang aking pamilya ay kabilang sa komunidad na rural. Simple ang pamamuhay ng tao dito. Ako ay nakatira sa barangay Hangin. Ito ang aming tahanan. Dito matatagpuan ang mga kasapi ng aking pamilya. Narito si Lola, si Nanay at ang aking kapatid. Inaalagaan ko siya. Halika, samahan niyo ako at ipapakita ko ang mga bumubuo sa aking komunidad. Sa aming barangay ay mayroon paaralan. Ito ang lugar kung saan tayo nag-aaral pang matuto at masanay. Mayroon kaming health center kung saan nagbibigay ng libreng bakuna at ang mga vitamin. Dito rin ay magtatagpuan ang aming barangay home. Kung saan makikita ang mga pangunahing pinuno ng aming komunidad gaya ng kapitan at mga kagawad. Dito rin may pook libangan. Kung saan malaya magkapararo ang mga bata. Mayroon kaming covered court kung saan ginaganap ang ilang patimpalak gaya ng liga ng basketball, mga paligsahan, ang mga binibini at ginoo. Mayroon kaming simbahan. Ito ay lugar kung saan sumasamba ang mga tao tuwing araw ng Sabado o Linggo. Sa aming lugar ay mayroon natatagpuan na sakahan. Ako ay kabilang sa komunidad na nasa Kapataga. Dito may taninan ng palay at mga bilay at mga namumungang puno gaya ng mga mangga at buko. Dito rin may pastulan ng mga hayop gaya ng kalabaw. Ang wika na ginagamit natin dito ay wikang Kapampangan. Ngunit may ilan din magamit ng wikang Tagalog. Ang aming pamilihan ay magtatagpuan sa bayan ng Pura. Dito natin nabibili ang mga araw-araw na pangangailangan gaya ng pagkain, damit at gamit, mga gulay at prutas, kanne, manok at mga isda. Thank you.
Alam niyo ba ang taon ng 2019, April 22, nang magkaroon ng malakas na lindol o pagyanig sa bayan ng Purak? Isa ito sa mga sakuna na kinaharap ng aming bayan at isang gusali ng pamilihan ang gumagsak kung saan may mga sumasugatan at nawalang ng buhay. Mga uri ng pahanon sa aking komunidad. Tag-ulan, ito ay simula Hunyo hanggang Nobyembre. Tag-init naman tuwing buwan ng Marso at Abril. Malamig ang simoy ng hangin mula Disyembre hanggang Pebrero. Halagang tayo maging handa sa panahon ng sakuna. Makinig ng radyo, balita, sa television. Listahan mo yung emergency number na maaaring hinggan ng tulong. Emergency kit kagaya ng flashlight, tubig at pagkain. Iwas ang mamasyal pag alam mo may parating na bagyo. Ito ay iilang lamang sa mga pahahanda na dapat natin malaman. Sana ay may mga bago kayong kaalaman na natututunan sa akin. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Bye!